The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. At that time, the Lord appointed 72 others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the masters of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in that same house and eat and drink whatever is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you. Cure the sick in it, and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.' Whatever town you enter and they do not receive you, go out into the streets and say, 'The dust of your town that clings to our feet, even that we shake off against you. Yet know this, the kingdom of God is at hand. I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town.' The 72 returned rejoicing and said, 'Lord, even the demons are subject to us because of your name.' Jesus said, 'I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power to tread upon serpents and scorpions, and upon the full force of the enemy, and nothing will harm you. Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang sabi ni Mother Teresa sa wikang Ingles, "God does not require us to be successful, only to be faithful." Sa wikang Tagalog, ang Diyos hinahanap tayo hindi sa ating tagumpay, kung hindi sa ating katapatan. Kaya sa huling sandali ng ating buhay, ang tatanungin na sa atin ng Diyos ay hindi ikaw ba'y naging matagumpay sa iyong negosyo, limpak-limpak na sa lapi ba ang kinita mo at tinubo mo? O kaya naman naging makapangyarihan ka ba sa mundo? Nagtagal ka ba sa pwesto? Tuwing may halala, nananalo ka ba? At natatalo mo yung katunggali mo? Baliwala sa Diyos ang ating mga tagumpay. Aanin niya yung ating kayamanan. Kanya lahat yan. Siya ang lumikha niyan. Aanin niya ang kapangyarihan. Siya ang hari ng mga hari. At hindi mo mananakaw ang trono ng Diyos magmula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang hinihingi sa atin ay katapatan. Ang itatanong niya, sabi nga ni Mother Teresa, tapat ka ba? Tapat ka ba sa salita mo? Hindi ka sinungaling, hindi ka mandaraya, hindi ka man luloko. Tapat ka ba sa tungkulin mo, sa paglilingkod mo sa mga taong dapat pagsilbihan mo?
Tapat ka ba sa mga taong dapat kang magmalasakit sapagkat mahal mo? Yun ang itatanong. Tapat ka ba? Kaya ngayon sa ating ebanghelyo sa araw na ito, nakita niyo ating Panginoon. Sinugo niya yung kanyang mga disipulo, mahigit na 70. Dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa. Magtataka kayo bakit pares-pares. Bakit hindi na lang niya ginawang tigi-tigisa para mas malawak ang mararating ng mga disipulo niya sa pagpapahayag ng mabuting balita? Bakit dala-dalawa? Sapagkat ang mabuting balita na kanilang ipapahayag ay ang pag-ibig ng Diyos na natutunan nila sa ating Panginoong Hesukristo. At ang tapat na pag-ibig ay nagaganap hindi sa pag-iisa. Walang umiibig na nag-iisa na para lamang sa sarili niya. Kaya por lo menos, nung sinugo niya yung kanyang mga disipulo, dala-dalawa. Bakit? Para ipakita sa pagpapahayag ng salita sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali na tapat sila sa pakikisama sa isa't isa. Sapagkat saan kukuha at huhugot ng kapangyarihan sa salita, sa pangangaral, ang mga disipulo kung wala silang magandang halimbawa? Pag-ibig, pero lahat naman ay kaaway mo. Lahat naman ay kalaban mo, wala kang makasundo. O ano yan? Anong uri ng pangangaral yan? Kami rito, may komunidad kami ng mga pare. Siguro mga ilan ba kami mga pare dito? Mga 14. O kung ako'y lagi na lang nagkangaral sa inyo ng pag-ibig, ulanit umaraw, wala kayo naririnig sa akin sa simbahang ito kundi pag-ibig ng Diyos, pero wala akong makasundo doon sa mga paring kasama ko. O hindi ba sasabihin niyo, Father, ano ba naman yung ugali niyo? Wala kayong makasundo, pag-ibig kayo. Ayun lang mga kasama niyo, sinusuka kayo. Ayaw kayong makasama dahil sa sama ng ugali niyo. O ayun. Kaya tingnan nyo ating Panginoon, dala-dalawa, o mangangaral kayo ng pag-ibig, ipakita nyo sa halimbawa nyo na kayong dalawa tapat makisama sa isa't isa at matibay ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Hindi kayo magpapasikat sa mga tao dahil mayaman kayo o makapangyarihan kayo. Hindi nyo susuhulan ang pag-ibig ng tao. Kaya tingnan nyo, no, sinabi ng ating Panginoon, kung nakikinig kayo dun sa Ebanghelyo na mahusay, ano sinabi ng ating Panginoon? Kayo magdala ng kung ano-ano. At sobra-sobra. At hindi nyo naman mabibili yung pag-ibig ng tao. Maglalakbay kayo. At kailangan mabilis ang paglalakbay nyo. O paano bibilis ang paglalakbay nyo? Kung ang dala-dala nyo, yung kailangan lang. Walang sobra-sobra. Huwag kayong maging pagong. Alam nyo yung pagong. Bakit ang bagal-bagal? Na kasi, dala-dala yung bahay sa paglalakad. Kayo man, maglakad kayo dala-dala bahay nyo, kundi babagal ang paglalakad nyo. O may mga tao, ganyang maglakbay, ano? Wala pa sa New York, no? Naka-winter clothing na. At lahat ng mga gamit niya dito sa Pangasinan, binalot, nilagay sa maleta. Kaya nagkakandakuba pagpunta sa New York. Katakot-takot ang maleta. Kawawa naman. Pagdating sa New York, sasabihin lang ng mga
tao doon, customs, immigration, buksan lahat yung mga maletang yan. Tingnan natin ang mga laman, ububusisiin, hindi naman iaayos uli. Tapos wala ka naman tutulong sa iyo para magbuhat muli. Di katulad sa Pilipinas, ang daming mga porters na sa konting salapi, tutulungan kang magbuhat. Pinarusahan niya yung sarili niya. Kaya sabi ng Panginoon, ayaw kayo magdala lang kung ano-ano. Ang pag-ibig hindi binibili, no? Hindi kayo magpapasikat doon sa mga minamahal nyo na, ang dami kong ari-arian. Pag kayo minahal dahil sa ari-arian nyo, hindi tunay na pag-ibig yan. O kaya kung kayo pinadala dalawa-dalawa, sa ugali nyo at sa halimbawa, ipapakita nyo kung ano tunay na pag-ibig. O, biyahing langit ito. At sa langit, alam nyo, walang tinatanggap na bagahe. Puro pasahero. Sabi nga, sa aklat ni Hob, hubad tayong sinilang sa mundo, hubad din tayong lalabas dito sa mundong ito. Kaya huwag magdala ng kung ano-ano sa pintuan ng langit sapagkat masisita at matatanong kayo, aanin mo dito yan, ha? Kaya ating Panginoon Jesus Christ, sinabi niya, Dok, kung nakikinig kayo sa ating kababasang ebanghelyo, huwag kayong magdala ng kung ano-ano. Yun lang kailangan ninyo. O, yun. Sapagkat ang ituturo nyo'y magmahal at umibig. At ang pag-ibig, hindi nabibili, hindi nasusuhulan. Pero magmalasakit kayo. Magmalasakit kaya. Kaya binigyan sila ng kapangyarihan. Ano yung mga kapangyarihan? Yun ang dala-dala nila, kapangyarihan. Biro mo, pati yung mga masasamang espiritu, napapalayas nila. Mga sakit na papagaling nila. Pati yung mga ahas at kung ano-anong merong lason na mga hayop. Napapalayas nila. Kaya tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila nung sila mag-report sa ating Panginoon. Sabi nilang ganun, ako, alam niyo Panginoon, ang daming naming nagawa. Biro mo pati yung mga masasamang espiritu, naglalayasan dahil sa pangalang ginamit namin ni pangalan mo. Humanga tuloy yung mga tao sa amin. O, naging celebrity sila. Kaya binalaan sila ng Panginoon natin, hoy, hindi kayo gumagawa ng mabuti dahil kayo sikat. O, kasi may mga tao kaya nakagawa ng mabuti, nagpapasikat. Yung mga apostolis at disipulo ni Kristo, kung yan, gumagawa ng kababalaghan at himala, hindi para sumikat. Sabi natin, public relation, gimmicks, propaganda. Hindi. Play it cool. Tahimik lang. Pinadala ko kayo para magmalasakit ang pag-ibig. Tahimik lang kung kumilos at gumalaw. Kahit may mabuting ginagawa, hindi yan nagpaparangal. At maraming mga tao ganyan ang pag-ibig. Sikreto lang, lihim lang yung ginagawa alang-alang sa minamahal. Mga magulang, yan, no? Binigyan ba kayo ng medalya, tropeyo? Oh, meron ba tayong contest, most outstanding parents? Wala naman. Bakit? Pangkaraniwan na yan, basta magulang, mahal ang mga anak, lahat gagawin alang-alang sa anak. Sa tahimik na pamamaraan. Meron ba kayo narinig na most outstanding priest na contest na binigyan ng medalya?
ay ninervousin ako pag meron diyang contest na most outstanding priest. Ibig sabihin, kokonti na yan. Maghahanap ka pa para makakita. Parangalan yan. Hindi ah. Yung mga taong talagang mabait at nagmamahal, simple lang, tahimik lang kung gumawa. Kaya sa langit, magtataka kayo. Lahat daw ng tao doon nakanganga. Bakit nakanganga? Nagugulat. Bakit nagugulat? Yung mga taong hindi nyo akalaing nandoon. Nandoon. At yung mga taong akala nyo ay nandoon. Wala doon. Sino yung mga taong akala nyo ay wala doon? Na nandoon, yung mga taong nagmahal sa inyo, na hindi nasuklian ng kahit ano, tatay nyo, nanay nyo. Hindi man lang napremyuhan yan, hindi pinuri, hindi man lang napasalamatan. Oh, ang dami niyan. Pero tahimik na nagsilbi sa inyo. At sino yung mga nandoon akala nyo pero wala doon? Yung mga taong nandito na yung gantimpala na tuwing gagawa ng kabutihan, nakapaskil lahat yung mga pangalan, nakatarpulin. Binigay na sa kanila yung gantimpala nila. Kaya hahanapin nyo yan. Nasaan si ganon? Lagi ang pangalan nun, nakikita ko sa daan. Ayan. Tapos maririnig nyo, wala dito. Wah! Wala. Bigla kang magugulat, manganganga ka. Ha? At pag tayo umanga, nakakatawa siguro mga mukha natin. Wah! Dahil sa gulat. Wah! At magtatawa ang Panginoon. Tatawanan tayo sapagkat iba ang kanyang katarungan. Nasa Diyos ang huling halakhak.